Mga kwentong pambata. Ang sekretong prinsesa. Kailangan na nating umalis ng palasyo. Di ko na matiis ang diskriminasyong ito. Ay, ako rin. At iyon ang nangyari para sa kaharian ng Lockington, kung saan ang nag-iisang tagapagmana ay umalis sa kinalakihang tahanan. Ang Lockington Kingdom ay isa sa pinakamayamang kaharian sa mga kaharian at kailangan ito ang isang malakas at matalinong pinuno, kagaya ni Sir Claudius. Pero pagkatapos ng 2 dekada, nagkasakit si Sir Claudius. At si Sir Alonso, ang notorious na pamangkin ni Sir Claudius, ay pumalit sa trono. Kamahalan! Sa bahay nag-aaral ang aming anak pero pilit pa rin kaming pinagbabayad ng buwis para sa pampublikong paaralan. Di nyo ginagamit ang pampublikong paaralan dahil ayaw nyo. At di ko kasalanan yon. Kailangan bayaran ng mga guro. Ang buwis ay batas. At sino nagpapasok sa inyo ng walang pahintulot? Di namin pinapapunta sa paaralan ng aming mga anak sapagkat wala kaming pera. Walang mga estudyante ang mga guro, kamahalan. Ano ang pinabayaran namin? Hindi ko problema! Umalis na kayo! Ganyan kasalimuot ang kaharian ng Lockington. Ngunit gaya ng sinasabi nila, sa bawat kawalan ng ustisya, isang bayani ang isinilang. Pero para sa amin, isang shiro. Sige, ngayon! Woo! Kamahalan, ang mga royal na guro ay tumigil sa kanilang trabaho dahil sa takot sa multo. Wala nang dahilan ngayon para mangbuwis. Sarado na ang eskwelahan. Magbigay po kayo sa aming pinuno! Nakakita na ako ng mga pinuno at hindi ako pinuno eh. Katulad niyo lang ako, isang mamamayan ng kaharian ng Lockington. Madam Raven! Ganito ba kayong mga maharlika? Nanggugulat ang mga babae? Patawad po, madam. Pero may agarang minsaya ko galing kay Sir Claudius. Ang ating dating pinuno ay hinihiling ang iyong presensya. Ha? Alam kong ikaw ang gumawa ng biro ng multo sa mga guro. Dahil sa iyo, ang mga mamamayan na hindi kinakailangan magbayad para sa paaralang hindi nila ginagamit. Wala kang mapapatunayan. Di ko kailangan. Ako ang hari na tatandaan mo. Ako'y dismayato. Ang mga pinuno ay dapat kumilos na may responsibilidad at sinabi sa akin na ikaw, Sir Claudius, ay iba kaysa kay Sir Alonso. Hanga ko sa iyong tapang at yan ang dahilan kung bakit inimbitahan kita rito. Kailangan ko ng tulong mo, Raven. Inalok siya ni Sir Claudius ng trabaho sa palasyo at tandaan mo, isang maharlika. Si Sir Alonso ay hindi makikinig sa'yo. Ang tanging paraan upang malaman ang kanyang mga gawain araw-araw at gawin ang mabuti para sa kaharian ay kung ikaw ay bibigyan ng posisyon na mas mataas kaysa sa kanya. Hayaan mo akong ipakilala ka bilang ang nawawalang prinsesa ng ating kaharian. Sa ganitong paraan, kinakailangang pakinggan ka ni Sir Alonso. Nais ni Sir Claudius nagampanan ko ang peking prinsesa? Ito ay katawa-tawa. Bakit maniniwala ang mga tao sa kanya kapag ipinakilala niya ako? Dahil siya ang hari. Ha! Ama! Narinig ko ang lahat, Ray. Kailangan mong tanggapin itong oportunidad. Ito lang ang paraan para matulungan ang kaharian at gumawa ng mabuti. Ito ang laging nais mo, di ba? Ha! Ito'y katawa-tawa! Saan nanggaling ang prinsesang ito? Siguradong peki siya! Ginagawa ito ni Claudius para turuan ako ng leksyon, ha? Kamahalan, pero di ba ito maganda? Sa isang baguhan, maaari mong sabihin sa kanya na sundin ka. Yan ay isang kakaibang paraan para tingnan ito. At gayon pa man, natupad ang nais ni Sir Claudius. Sa simula pa lang, alam naming iba ka at ikaw ang maglilitas sa aming lahat.
Gusto kong sabihin sa kanila na itong lahat ay kasinungalingan. Hindi ako isang prinsesa. Hay, ngunit hindi ko magagawa. Nakapagtataka na bigla na lang lumabas ang iyong mga magulang mula sa karian. Kung ikaw ang prinsesa, hindi ba ang iyong ama ay si Henry, ang hari? Oh, binitawan ang trono. Kailan? Alam mo, kailan ko maghanap ng aking tagapagligtas, ibig sabihin katulong. Paalam! Phew, natutuwa ako na nagkaroon ng ideya si ama umalis kasama si ina. Siguro yun ay talagang nakakailang. Unang araw ni Raven bilang prinsesa ng palasyo ay medyo kahina-hinala. Anong ginagawa mo? Naglalagay na yung chinelas, madam! Hindi! Prinsesa o hindi, kaya ko magsuot ang sarili kong chinelas. Salamat. Hay! Wow! Ito na ang mga kasuotan mo ngayong araw, madam. Alin ang pipiliin mo? Oh, bago yan! Alin sipil yung pipiliin mo? Kung hindi pa sapat yon, bigla na lang pinagdaanan ni Raven ang napakaraming pagbabago. Kailangan ko ba talagang gawin ang mga ito? Ibig kong sabihin, ang ganda ko tingnan. Oh, sa wakas, handa nang sumabay sa atin ang prinsesa. Pwede ba akong pumasok? Kamahalan, pinagkatiwalaan niyo ako. Pero di ako karapat-dapat kahit peking prinsesa. Ako'y laging magiging isang karaniwang mamamayan. Baka yan ang kinakailangan ng mga tao, isang prinsesa na isang mamamayan muna. Kaya nga, ikaw ang aking pinili. At kaya't handa nang simulan ang pagganap ng peking prinsesa. Yun? Kalimutan ang mga swero at brush. Oras na upang ipakita ang kakayanan ng isang prinsesa. Ang pangit ng mga bahay na to. Ang aking palasyo ay magbibigay ng matingkad na kulay sa tanawing ito. Isang karangalan na samahan ka at matuto sa'yo, Sir Alonso. Marami kang matututunan ng magandang bagay mula sa akin, baguhang prinsesa. Tama yan. At napakabuti mo naman para tanggalin at akuin ang sumpa ng lupaing ito. Sumpa? Aba, syempre. Alam mo, may mga bagay na alam ko na di alam niyong mga maharlika. Siguradong may sumpa ang lupaing ito. Walang pwede tumubo dito at ang mga tao dito ay hindi yayaman. Pero pag tinanggal mo ang mga bahay na to at itayo ang iyong palasyo, mapupunta sa iyo ang sumpa at lalaya ang mga mamamayan. Kamahalan, nagbago ang inyong plano na itayo ang iyong palasyo sa silangang kapatagan? Huwag ka nga magsalita! May sumpa ang lupain! Walang tumutubo doon! Paano kung tumigil ang aking kayamanan? Umalis ka na! Imposible. Ito ay siguro dahil sa peking prinsesa. Sinundan ni Taffy si Raven at ang nakita niya, ikinagulat niya. Bakit kaya nagipagkita si Avery sa babaeng yun sa ganong oras? Sigurado ka bang si Prinsesa Raven yon? Madilim nun, kamahalan. Ngunit nakita ko ang kakaibang marka ng araw sa kanyang kanang kamay. Sigurado akong siya yun. Isang marka ng araw? Akala ko tinuturuan ako ng leksyon ni Sir Claudius. Hindi maaari ito. Paano ko ito pinalampas? Taffy, makinig ka sa akin ng mabuti. Hinuli ni Alfonso ang magulang ni Raven at binigyan siya ng pagpipilian. Alam ko nang peki ka. Tapos na akong magipaglaro. Mamili ka. Trabaho mong peking prinsesa o ang iyong mga magulang. Si Raven at ang kanyang mga magulang ay pinalayas mula sa kaharian ng Clockington. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Sinarang ni Avery ang karwahe. Nilabanan niya at ang kanyang mga tao ang mga alagad ni Alonso at iniligtas ang araw. Aking kamahalan! Ano? Hindi maharlika ang aking ama. Bakit ka nagbibigay pugay sa kanya? Kailangan natin pumunta sa isang lugar, mahal ko. Meron kang dapat malaman. Oras na. Ha? Walang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang plano. Nagpahanda ng malaking piging si Sir Alonso para ipagdiwang ang pag-alis ni Raven sa kaharian. Ang saya-saya. Masiguro. Ang lakas ng loob nyo. Mga gwardya, huliin ang mga nangihimasok. Ngunit, mas alam ng mga bantay. Sa halip, pinalibutan nila si Alonso at nagbigay pugay kay Raven.
Sige, pero wag na kayong yumuko. Baka masuko ako. Kung alam ko lang kung gaano kapilya ang tagapagmana ng trono. Ano? Mahal, ito'y totoo. Ang iyong ama, si Sir Henry, ay ang tanging anak na lalaki ni Sir Claudius. Mali ang pamumuno ko sa kaharian. Lagi kong nadidiskrimina at di iniisip ang mga mamamayan. Palagi akong pinipigilan ni Henry at Meredith, pero di ako nakinig. Gusto naming bigyan ka ng normal na buhay at may layo sa palasyo. Pero naisip namin na pinanganak kang isang pinuno. Sino ba naman kami para pigilan ka sa iyong tadhana? Ito ang iyong kapalaran na pamunuan ng kaharian ng Lockington. Si Raven ay kinoronahan agad pagkatapos. Sa pamumuno ni Prinsesa Raven, ang kaharian ng Lockington ay nakaranas lamang ng tagumpay. Bumalik sina Henry at Meredith at nagkaisa ang pamilya ng Maharlika. Ano yun? Ikaw ay isang prinsesa. At tunay at totoo. Ako isa pa rin katulong ng Maharlikang Korte. Mukhang kakailanganin ko ng makakatulong pamunuan ng kaharian ito. Nang magpakailanman na aspeto. Lahat ay naging maayos, maliban kina Alonso at Taffy, na kailangan nilang patunayan na karapat-dapat sila sa kaharian. Ah! Patawad!